And welcome back mga kabrigada, dito pa rin sa inyong number one morning show, ang Morning Hataw. Aba, katatapos nga lang ng Pasko at syempre ng New Year. Again, 2017 na. Paniguradong kayo, syempre lalo na sa ating mga nanay at tatay, may mga napapansin ba kayo sa inyong mga anak na tila kahit gaano ang kain nila o kahit gaano na sila tumatanda eh, tila na matumal o mabagal ang kanilang pag-grow sa kanilang sarili. Aba, ngayon malalaman natin kung ano nga ba yung dahilan o ano nga ba yung mga simptomas kung bakit ganyan yung ating mga anak. Kaya ngayon makakasama po natin live na live sa studio, wala iba kundi si Dr. Mars Orlando Oco para pag-usapan naman ang deworming on children. Ayan, Doc, good morning! Good morning, Joanna. Good morning, Jessica. Good morning, Doc. Happy New Year! Happy New Year, siyempre. O, kamusta muna, Doc? Ano po ba yung celebration nyo ng New Year? Paano yung sinalubong yung bagong taon? Okay. Sa bahay lang kami, no? Nag-enjoy kami ng aking family with my parents. Doon kami, dinala ko yung mga anak ko doon sa kanila. And alright. Pagdating ng mag-aalas 12 na umuwi na kami sa bahay kasi sila doon, tulog na eh. Yung mga matatanda. So, nag-enjoy kaming manood ng fireworks ng mga kapitbahay. Hindi ka napaputok, Doc? Wala. Okay. Wala akong pinaputok kahit isa. Sige. O, eto naman, Doc, pag-uusapan po natin ang deworming para sa mga bata. Gaano po ba kahalaga yung tinatawag na deworming o pagpupurga sa isang tao, especially sa mga bata? Okay. Napaka-importante nito kasi nalaman na ito ay isa sa mga reason bakit maraming mga bata na malnourished. Yan. Okay. Isa din sa mga preventable na mga illness na kailangan gawin na, dahil kasi mahahamper or ma-arrest or maapektuhan yung paglaki ng isang bata or development ng isang bata. Mm-hmm. Common to siyang worm infestation sa isang country na or sa isang community na medyo below poverty line. Alright. Kumbaga may kahirapan yung mga na community. Mm-hmm. At nalaman nila na isa sa mga health issues na kailangan i-discuss, na kailangan i-address is yung malnutrition. At kasama dito yung worm infestation. Yan. Hindi lang naman kasi yung pangangatawan ang maapektuhan. Mm-hmm. Ang development sa pangangatawan. Mm-hmm. Kung hindi, pati sa pag-iisip or pati sa utak ng bata. Mm-hmm. Eto, Doc, ang deworming po o pagpupurga, gaano po ba kadalas dapat ito gawin sa isang bata po? Okay. May mga magulang natatakot mag-deworm ng bata. Mm-hmm. Correcto. Kasi baka ano daw mangyari. Yeah. O baka makakaapekto sa pangangatawan ng kanilang mga anak. Tandaan natin, yung bata, yung pagpapadiworm, hindi naman kailangan na talagang titingnan kung may sakit o wala or may ibang sakit. Kasi lahat ng binibigay ng ating gobyerno ngayon na deworming na libre, hindi naman nakakasira sa pangangatawan. At ito'y ginagawa once a year. Mm-hmm. No, kunwari, gusto mo lang masiguro na ma-deworm yung anak mo, na pwedeng gawin na once a year. Pero pag sa isang lugar na talagang nakita na mataas ang infection ng bulate, pwedeng maaaring gawin na twice a year. Mm. Hawa-hawa din yan, Doc. Kunyari, nasa isang community kayo, kapitbahay mo, may bulate. Tapos nakikipaglaro ka, yung paa, walang chinelas, ganyan. Okay, no. Bakit specific sila doon sa poor na community? Yes, yes. Siyempre, pag mahirap na community, yung sanitation, hindi ganun kaganda. Ayan. Yung mga tao pwede, or particularly yung mga bata, pwede silang mag-defecate kahit saan-saan. And yung bulate, mapupunta doon sa lupa. Alright. Okay. Ang mga anak natin, pag-start ng one year up, nag-explore na ng environment yan. Correct. Lalakad na. Naglalakad, natutong makipaglaro sa iba. Mm-hmm. At hindi pa nila yung tinatawag na hygiene. Mm-hmm. Sila, alagain ba yan sila? Okay. Maaaring hindi sila nagchichinelas. Yan. O, yung kamay nila, madalas malapit na natutumba pa sila. Mm-hmm. At yung lupa kasi pwedeng nandun yung mga itlog ng mga bulate. Ay, tapos masasubo. Oo. Pwede. So, kumbaga mas exposed sila, mga bata. Kaya kailangan talaga silang i-deworm. Yeah. Ito naman, Doc, curious lang ako, no? Magkaiba po ba yung gamot na pinapainom or tinuturok po sa mga bata kaysa sa matatanda? Especially nga, feeling ko sa mga bata, mas malalong sensitive yung kanilang immune system pagdating sa mga bata. Halos pareho lang. Mm. Yung ang pagkakaiba lang doon kasi yung timbang ng tao. Oh. Na maaring yung mga mas matanda. Pero pareho lang sila na medication na binibigay. Mm-hmm. Sa matanda, pwedeng inumin ng tableta sa buo. Mm-hmm. Yung mga bata naman, pwedeng half or pwedeng ihalo sa tubig. Oh, sa juice, okay. Pwede. Sa tubig na lang. Pero tubig kasi ngayon, yung mga bagong
kontra Bulate. Okay. Parang may lasa na. Oh. Flavored na, kaya gustong-gusto para ng... Para ganahan yung mga bata. Oo, ganahan ng... masarap ng kainin ng mga bata. Opo, opo. Pero eto, Doc, kailan ba dapat uminom? Pag makita, pag kunyari nanay ka na, makita mo na medyo may kakaiba sa anak ko, dapat ipurga mo na ba siya? O ikaw mismo sa sarili mo? Para may iba sa akin, kailan ba dapat, Doc? You know, dapat 12 months above. 12 months above. Okay, no, kumbaga 1 year up. Okay. Pwede na tayong mag-start na magpurga ng ating mga anak. Mm-hmm. Okay. Tapos, ngayon nga ini-encourage ng World Health Organization na magkaroon ng school-based na program. Okay. Kasi kumbaga yung mass deworming. Mass deworming, okay. Or institutionalize talaga nila ang pag deworm kasi okay. Ang school isa sa pinakamagandang avenue. Tama. Dahil kasi ang mga nandyan, mga pangalawang magulang, mm-hmm. mga teachers, at saka mas madali silang i-train. Mm-hmm. Kasama sa pag-train sa kanila, kumbaga, yung mga natutunan nila, kaya nilang ituro sa mga magulang ng mga bata. Mm-hmm. Isa din kasi nakita nila, common sa rason na madalas na absent ang bata sa eskwela, mm-hmm. is kadamihan sa mga yung tinatawag na merong absenteeism is talagang they are heavily invested mm-hmm. with worms. Oh. Okay. Kompetensya natin mm-hmm. ang Bulate sa mga sustansya, particularly yung iron, vitamin A, mm-hmm. which is essential sa growth ng bata, lalong-lalo na yung brain development. Mm-hmm. Oh, Doc, is there any possibility po ba na, for example, ang bata na bigyan na ng gamot for deworming and sa susunod pang mga buwan, kasi nga nakikitaan talaga sa kanya na kailangan talaga. Yun na yung sinatawag natin kung yung communities, yung na talagang affected. Okay. Tapos yung mga iba, hindi nagpapa-deworm. Mm-hmm. Kaya nga talagang approach nito sa isang lugar, dapat lahat kayo ini-encourage ng mga kabataan mag-deworm kasi kung yung ikaw lang nagdi-deworm, yung iba hindi, so nandiyan pa rin yung... Pa rin. And second, ang ina-address dyan is yung sanitation na talaga, yung kalinisan ng environment na dinidiscourage talaga ang pagdumi sa kung saan-saan lang. Dapat sa banyo lang talaga. Kaya bata pa lang, turuan na natin yung ating mga anak. Proper hygiene. Proper hygiene, saan dapat magdumi. Mm-hmm, okay. So ito naman, Doc, kunyari nagpurga na ako. Ako talaga yung mga bata natin. Ano ba yung mangyayari sa kanilang katawan? May mga changes po ba? Or may mga bawal bang kainin habang nagpupurga? Tandaan natin yung sinasabi nilang reaction mm-hmm. ng gamot yes. sa nagpupurga. Karamihan ng merong tinatawag na discomfort, may sabihin na nagkakaroon ng disturbance sa bata pagkatapos uminom, mm-hmm. ay yung mga heavily infested. Yan. Yung marami na talagang alaga sa tiyan. Okay. Or sa kanilang katawan, maraming alagang bulate, marami ng itlog. Sila yung nagkakaroon ng may mga reaksyon. Yung sinasabi nilang sumakit ang tiyan, lumabas yung bulate sa bibig. Okay. Okay, no? Dahil nga, so sobrang dami. Okay. So, pero merong binibigay ang doktor dyan na gamot na para... hindi discomfort. Okay. Wala masyadong reaction doon sa bata. Mm-hmm. Kumbaga, yung bulate, pakakalmahin. Mm-hmm. So, may mga intervention din na ginagawa. Agad-agad na pa-flush yan, Doc? Or... Pag-inom, the moment na mag-defecate na sila, mag-dumumin na, maaaring lumabas doon yung mga itlog okay. or yung mga malalaking bulate mismo. Mm-hmm. Alright. Okay. Yung bulate naman, maaaring lalabas kahit na hindi nagpurga. Mm-hmm. Ang naiiwan doon yung itlog. Mm-hmm. Kaya yun yung ina-address, yun yung ginagawa ng gamot natin. Pati yung dumi na ba? Pati yung mga itlog, kaya niyang patayin. Nako, dapat magpurga na tayo, Jo. Oo, dapat. Pero ito, Doc, laruhin natin sa ating mga kabataan kasi maraming natatakot magpurga. Magpapurga kasi nga sabi nila lumalabas daw kahit sa parte or butas ng ating katawan. Misconception. Oo, so gaano po ba ito katotoo, Doc? At saan lang ba talaga lumalabas ang mga... Karamihan naman sa bibig or maaari sa ilong. No? Alright. Pero huwag kayong matakot. Okay, yan. Mas nakakatakot pag nandyan pa sa tiyan natin. Sisday. Kumbaga dun sa labas. Kaya nga may ginagawa no? Na may binibigay na gamot para hindi masyado agresibo yung bulate pag nakatanggap ng gamot, no? So wag natin ikatakot yun. Mas nakakatakot pag nandyan pa sa katawan natin okay. kasi nagko-kompetensya siya ng sustansya. Tandaan natin sa ating mga sa ating mga magulang, isa sa mga dahilan na bumabagal ang development ng mga bata, mm-hmm. particularly lang sa pangangatawan pati na yung pag-develop ng utak, mm-hmm. no? Is dahil sa bulate. At ito ay pinakasimpleng intervention na may napakalaking epekto
sa kalusugan ng isang tao, particularly sa kabataan. Ayan, at eto naman Doc, para sa ating mga mommies, ano, kunyari po, magde-deworm sila sa kanilang anak. Ano po ba, kunyari, mayroong mga reactions? Ano po ba yung dapat gawin? Dapat kalmado lang pag may lumabas ba sa ilong, sa bunganga, ano bang dapat gawin ng ating mga mommies? Huwag silang matakot. Mm-hmm. Kaya nga, huwag silang magpanik. Okay. Kaya mas nakakatakot yung hindi natin nakikita. Alright. Dahil kasi bulati yan, pwedeng pag nandyan pa sa katawan. So relax lang si Mami, relax ganyan. Lang kayo, no? Uh-huh. Yun nga, andaan natin sa mga magulang, nandito sa ating mga community ang ating health centers. Yes. No, alam na nila paano magbigay ng instruction, paano ano yung mga interventions na nagagawin. Kaya kung nagdadalawang isip kayo, pumunta kayo sa inyong mga health centers. Tsaka sa mga barangay, Doc, meron namang mga social workers or mga health workers natin na nagbabahay-bahay para, eto ate, para sa anak mo, ganyan-ganyan. Alam mo, ating mga health workers, alam na alam nila ang training, ang pagtuturo dyan sa mga magulang. Kaya yung takot kasi, karamihan naman natatakot yung may mga misconceptions. Correct. Okay, pag ikaw, may knowledge ka na, alam mo na yung dapat gawin, so mababawasan yung takot. Yan, para sa mga bansot. Oo, sige Doc. Magpaturo talaga kayo. Iba yung mayroon tayong alam, may kaalaman. O, ito naman Doc, mensahe niyo po para sa ating mga nanay, especially sa mga bata na nanonood ngayon. Kung ba, gaano nga po ba talaga kahalaga na dapat magpapurga po ang isang bata? Oo, napaka-importante para sa atin, sa development ng ating mga bata. May pera man o wala, so pwede maapektuhan ito. Tandaan natin, 2017, dapat simulan natin ng maganda yung ating taon. Yung kalusugan ng ating mga bata, ang ating i-prioritize. Yeah, sa ating mga nanay po dyan, always remember na ang kabataan po ang pag-asa ng bayan. Kaya huwag po tayong patatalo sa mga simpleng worms lang dyan. Ang tanging sagot dyan, deworming po. Kaya maraming salamat, Doc Oco, sa pagsama muli po sa amin at pagbigay impormasyon para po sa deworming on children. Kaya mga kabrigano, ito pang hinihintay nyo, pumunta na po sa pinakamalapit na ang tawag dyan, health center o hospital para po matulungan na inyong mga anak. Mga kabrigada, mamaya po sa aming pagbabalik, mga updated na balita at syempre, hugot segment dito lamang yan sa Morning Hataw!